Magandang araw mga paps. Ngayon paps ay maulan na umaga. So magkakabite ng mga larsen sa sasakyan. So ngayon magtutubo tayo magtuno. So paps, samahan niyo ako, magtutuno tayo ng mobile antenna. 3 2 1 So guys, symbol muna tayo ng pinaka ito gutter mount saka yung isang ano ng larsen. So ngayon guys, is nagtesting muna ako ng isang larsen at pinutulan ko na. So nagtesting muna ako ng isang kung okay yung tono niya. So ngayon guys, ibig sabihin guys, nagtutuno pa ako nung larsen na to dun sa frequency na tatapatan. So pumutol muna ako ng maiksi para malalaman ko yung tono ng yun sa frequency na yun. So ibig sabihin guys, itong larsen na to, ayan, mahaba. So ibig sabihin nag-ano muna ako ng case itong ulo ng larsen to, alam nyo na. magandang klase guys. Ito kasi hindi pahaba. So alam nyo na, kailangan guys, itutuno ko muna siya dun sa tamang sukat niya, dun sa frequency na gagamitin. Ito yung dumating sa atin para malaman natin yung tono nung larsen. Ito yung guys, ikakabit ko sa mga ambulance o sa bumbero. So ngayon, ang ilalagyan ko to sa mga service ng MDR Arimo. Radio. Yan, saka mic. So, hindi natin kailangan yung iba. Kailangan ko lang matesting yung kanyang tono ng antena. So guys, yung antena ay nakahiga lang doon. Kahiga lang yung antena. Kailangan siyempre para malaman natin kung ano. Kapit natin yung mic para may pagbabasihan tayo sa ating gagawin. Guys, kuha muna tayo ng yung kable ko na gagamitin sa mga sasakyan. Ito yung ginagamit ko guys sa mga pag-install ko ng mga sasakyan, malalaking wire. So tungtong muna natin siya para malaman natin na ano yun, buhay na agad. So dial natin. Kaya guys, wala pa pang SWR. Lagi pa tayo ng SWR. So guys, alay mo tayo ng SWR para malaman natin. So gamitin din SWR is Surecom. Surecom Digital.
Yung ating antena, guys, is nakahiga lang doon. Ayun, oh. Yun ang antena ko nilalagay muna. Yung una kong pinutol, nag-testing ako ng kanyang sukat kung baka sakali. Taas. So guys, yung unang sukat ko is hindi po pwede. Napakataas ng SWR. Okay. Kaya putol muna tayo ng isa pa. So guys, napakataas ang SWR niya. So mangyayari niyan, check ko muna siya kung bakit hindi nagbabago, may antena o sa wala. 9 pa din. Ibig sabihin, wala siyang connection sa antena. So check ko muna, ito yung kanyang connection, yung coax. Ito. Yung coax niya, kung may connection to. Kasi wala akong makitang reading. Napakataas yung SWR. Ang ibig sabihin, ano lang siya, parang ano lang sa likod, yung nangyayari dito. Walang, hindi siya nagbabago reading. Ibig sabihin, wala siyang connection sa antena. Kaya check ko muna itong mga, ano. Gamit natin itong ating ano. Check na natin. So wala nga guys, wala nga siyang connection. So wala siyang connection dito, yung positive to positive. Yung patong positive at saka yung positive, wala. Wala siyang reading. Kahit anong gawin ko, walang reading. Wala siyang reading. Muna. So ngayon guys, tinesting ko yung isang coax is walang connection. So ngayon yung pag-tester ko yung isa meron. I-equip ko muna itong aking tester. So ngayon guys, testing ako ng high power, so ito lumabas. So halos 1 siya. 1.4, so 1 lang sa kung tutuusin is 1 lang yan guys. Nasa ano. So ngayon guys, high power na ho yan. So ang transmit natin is 66. Kita nyo po. 66 watts. 1.45. So flat 1 dyan halos dyan. So wala namang ano yan eh. Wala namang problema yan eh. So hindi na masama yung tono na yan guys. Dun sa mobile antenna na nga gagawin natin. So yung mobile antenna, nilagay ko sa labas kasi hindi siya nagre-reading na sa loob. So kailangan ng mobile antenna is kailangan talaga siyang grounding. Pag kayo nagkakabit ng mobile antenna, kailangan yung i-ground. Halimbawa sa bubong, sa bakal, kailangan niya ng grounding. So yun ang pinaka-ground niya, yung mga dinidikitan niya. Eh yung iba, gumagamit ng magnet mount, may ground pa rin yun eh. Dun sa bubong, kailangan talaga ng ano. Kaya ang lumabas dun sa tawas natin guys is yan. Yun ang nilabasan ng tawas ho natin. Yan ang nilabasan ho ng tawas natin. Nung tinisting ko yung antena, nung nagputol ako, pinutulan ko siya.
So guys, yung putol niyan, inano ko rin sa frequency na ginagamit namin. Kaya hindi ko rin pwede ipa-flat ko yan. Hindi ko talaga ma-flat na ng maayos yan. Kaya pwede na yan uno sa tuno ko. Anyway, so, yung antena ko, ay nilabas ko na, itinali ko na dun sa bakal. So, naka-high power yung guys. So, testing natin sa low power. Low power. Ayan guys, low power. So guys, wala kunti lang diferensya niya. Kahit sa low power, oh, 11 watts. Yan, oh. Kunti lang diferensya niya. So nasa 1 pa rin siya. Diba? So 11 watts yung kanyang low power. Lagay natin sa mid. Ayan, mid power. 26 watts. 1.42. So, hindi siya dumalayo, guys, dun sa frequency yung ginagamit namin. 7 watts. So, gamit natin, guys. Alam niyo ng frequency na yan, oh. Ito yung gamit natin maliit na radio. Pero 60, 65 watts. So, kanina, 66 nga kanina, di ba? Ano po? So, ngayon, magpuputol na ako doon sa mga tamang sukat. Kuha ko na yung sukat na isa. Sundin ko na lahat ng sukat nun. Sige.